magbibigay tayo ng synopsis. A synopsis. Yo, what's up mga paldo? Welcome to my another vlog. At may kasama ako, Pastor Earl, and you can call me Poppy. What's up mga paldo? Yo, what's up mga paldo? Different ano to, vlog. Hindi to unboxing, hindi to travel vlog, dito kalokohan. Medyo serious type tayo ngayon. Pero nakangiti. I hope safe kayo sa situation natin ngayon dahil may COVID pa rin at quarantine pa rin. Nakaisipan namin mag-vlog dahil si Kuya Paldo ngayon, reader na. Nice, salamat, salamat men. Salamat dahil in-inspire mo ako magbasa. Pag-uusapan natin ngayon ay ang libro Tuesday with Morrie. So ayun mga paldo, at may mga questions tayo kung paano natin mapapander at mapag-uusapan itong Tuesday with Morrie at paano namin kayo ma-encourage na basahin to. Yun ang gagawin natin. So, let's get it on! A few moments later. So, the first question is, why Tuesday with Morrie is a great book? Mauna ka na magbigay ng komento, Pastor Earl. Sure. Tuesday with Morrie is a great book because it talks about the philosophy of life from the eyes of a dying man. So, kung ikaw yung person na mahilig ka sa philosophy and understanding the meaning of life, this book will give you a great insight of yes. Knowing life from the perspective of death. So, it's a great book actually. Wow. So, ako naman, kung bakit great tong book na to. This book is about the life and death matter. Not only in your flesh, but in your soul. Buhay ka, hindi ibig sabihin na porkit buhay ka, masaya ka, or you live the life, right? So, yun lang ang masasabi ko bakit siya isang great book na dapat yung basahin. Okay, next question is, why would this book recommended to read? So, ikaw na ulit, mauna, Papi. Alright, so mga paldo, I highly recommend this book for you to read. Kahit hindi kayo reader, the reason why this is highly recommended, kasi the way it was written, basic English siya, simple, straight to the point, madali siyang maintindihan, kumbaga. So, kung starting reader ka pa lang, it's a great book to start kasi hindi siya mahirap intindihin. Yes, I believe. It's simple but it's profound. And that's why I recommend this to you. And pangalawa siguro, I recommend this because it has many lessons. Many lessons yes, matutunan dito, all about reflections of life. Something that you would consider kasi ang mga tinuturo dito is very opposite compare sa tinuturo ng culture natin ngayon. Kasi sa culture natin, it's all about getting more, having this, having that. But here mga paldo, sa Tuesday with Morrie, kabaliktaran, it's not about having more. And that's why it's a highly recommended book for you to read. Kasi napaka-profound talaga ng mga topic dito. And yung mga themes niya talagang na elaborate ng maayos, na explain ng maayos. Right. May certain topic siya, but hindi siya putol-putol. Mm-hmm. Story siya, maintindihan mo siya. For example, may topic ng love, explain yung love in a novel way na tuloy-tuloy siya. Right. Kaya exciting basahin and marami kang mapupulot na aral. Right. Okay. So, next question tayo about the author who is Mitch Albom. Okay? Papi? Okay, so si Mitch Albom ay very famous writer. Ang dami na niyang nasulat na book. Marami na akong nabasang book sa kanya. I would say fan ako ni Mitch Albom. Marami akong Mitch Albom books dito. Dalawa lang kasi yung iba pinahiram ko. The Timekeeper, Magic Strings of Frankie Presto. But the first book na nabasa ko sa kanya, which really captivated me, is yung Five People You Meet in Heaven. And meron din siya For One More Day.
And marami siyang books. Pagpunta kayo National Bookstore, mga lagi niyong makita yung mga books niya. So it's a very popular writer and is also a screenwriter. Pero isa sa pinaka-famous talaga itong Tuesdays with Morrie kasi true to life siya. And then yung based on my research, yung kita or yung income ni Mitch Albom dito sa Tuesday with Morrie ay ginamit para makatulong sa mga medicine or needs sa hospital ni Morrie. So si Morrie is a real person. Yeah. And okay, bigyan ko na kayo konting spoiler pero hindi super spoiler. Si Morrie ang professor ni Mitch Albom since then. But then after many years, doon sila mas naging close nung nalaman niya na kanyang professor is fighting an illness. So doon sila naging close sila. So marami siya natutunang lessons from Morrie, hindi sa classroom but in a real life situation. So that yun si Mitch Albom, a very famous writer of many books. Kala ko nga si Morrie yung author nito kasi yung title, no? Kala ko Morrie itself is the author of this book. Pero ang estudyante niya, so which is Mitch Albom, okay, the author of this book. I just wanna input, no? Mitch Albom's book is a gift to mankind. The Philadelphia Inquirer. Yan ang sinabi ng Philadelphia. So maganda talaga tong book na to. So next question tayo. Bibigay tayo ng synopsis ng brief summary ng book na ito. Sige, Papi. Alright, gaya sabi ko kanina, Tuesday with Morrie is a chronicle of meeting with Mitch and his professor, Morrie. And nagmi-meet sila every Tuesday. And bawat Tuesday na yun, they talk about different variety of topics. Once a week. Every Tuesday. Kaya Tuesday with Morrie, they talk about the world. They talk about ano yung mga topics doon? Family. Regrets. They talk about culture. Basta maraming topics doon every Tuesday. Family. Yeah. So yun ang pinaka-basic summary or basic idea ng book. Even goodbyes, no? May topic doon, even good. For me, magbibigay ko as a brief summary ng book na ito is the reunion, no? Reunion ng old professor and the old student. Yung estudyante na to, nangako siya sa professor niya na babalikan niya after graduation, but hindi niya nabalikan. And it takes 13 years, right? 13 years, kung if I'm not mistaken, 13 years or more than that. Fortunately, naabutan niya pa, no? Medyo matanda na kasi si Morrie. Privilege and the chance na ma-meet niya pa yung professor niya at naging libro. sabi nga doon yun yung final thesis nila. Right. So, exciting, 'di ba? Exciting tong libro na to. So basahin niyo, no? Next question is, what is the theme of this book? Okay, that's the wonderful thing about this book. Kasi maraming themes, actually, but... Okay, themes, no? But for the sake sa video na to, I think let's just focus on one theme. Which I believe ito yung pinaka nagbibigay ng emphasis dito sa ano. It's really talking about the... Talking about death. Isa sa mga favorite quotes ko doon is from page 83. Sabi doon, learn how to die and you learn how to live. It's actually a point of realization na parang sinasabi ni Morrie na pag alam mo na malapit ka ng mamatay, you look on life on a different perspective. Because people nowadays, they are wasting their life, they're wasting their time. Because siguro they forget na our life is short, that we will die. Pero once na andun ka na sa acceptance and reality na malapit ka ng mamatay, you will look at on life in a very different way. So actually yun ang isa sa pinaka general pinaka tema nun. Parang for example, hindi mo ma-appreciate ang light kung wala ka sa darkness. Yes. Hindi mo ma-appreciate ang pagkain kung hindi ka nagugutom.
So ganun yung realizations ni Morrie na simula nung nalaman niyang meron siyang sakit na ALS. Yes. Nalaman niyang malapit na siyang mamatay. Doon niya mas nagkaroon ng higher appreciation of life. And on the other hand, ito namang si Mitch, he is very successful, he is very, very famous. Gusto na niyang maabot to, marating to, pero he felt empty, parang nagmadali. Oh, parang tingin niya walang silbi yung buhay niya. Yes. Pero nahanap niya yung meaning yun ng life nung nakausap niya yung kanyang professor na si Morrie. In fact, sikat na si Mitch at that time, but na-realize niya he is not happy. Right. He is not complete. So, yun yung parang irony ng book. Kasi ito pang malapit mamatay, siya pa yung naka-appreciate ng life. Yes. Itong merong life, malakas pa, may time, parang gusto nang mamatay dahil yes, unfulfilled, you know, emptiness. So yun yung irony doon. So actually ang gusto ko sa book na to, it's not really about Morrie, it's about Mitch. Nagkaroon ng death yung old Mitch na energetic young man na gusto marating to, gusto maabot to. So nagkaroon ng rebirth or parang transformation kay parang Mitch. Parang na-reborn siya eh, kasi nagkaroon siya ng different perspective. Correct, yeah. So yun, dahil doon, parang nagkaroon siya ng, I should look on life in this way. So actually, it's all about the transformation of Mitch. And not really about Morrie. Okay. If you learn how to die, you will learn how to live. Sometimes, we have fear. We have fear na ayaw natin na dumaan sa atin yung mga bagay na ayaw natin daanan. Right. That's why minumulto tayo. Mm-hmm. Right? Sinusubukan nating gumawa ng daan na ibang way to make life easy. Sabi doon sa statement, let it go, let it pass. That's good. Iba na talaga si Kuya Paldo, pag-leader na. Feeling na feeling. One last question before we proceed. Pastor Earl, what lessons or principle na na-apply mo sa life na galing sa libro ni Mitch Albom? Mm. Ang pinaka na-apply ko sa life ko after reading this story is what success really is. Ano ba talagang meaning ng success? Kasi nandito tayo sa culture na ang success is having material things, material accumulation, or big money in the bank, or having luxurious cars and houses. But then when I read this book, it just transformed everything. It just tawag doon na paradigm shift. Na success is not about yung panlabas, external. No, mama, yung mga materialistic dapat. It's all about ano? Kasi ang isa rin sa point niya talaga dito, it's about love, it's about family. It's about ang success is more on internal rather than external. So yun yung na-apply ko sa buhay ko na hindi dapat it doesn't mean na we should stop dreaming, mga kapaldo. Hindi yun ang ibig sabihin. Yes. Pero hindi yun ang goal. Balance. Ang pinaka-goal talaga natin is yung internal natin, yung change natin sa sarili natin. So simula nabasa ko to, na-stop na yung masyado akong pressure na kailangan maging ganito, kailangan maging mayaman ako. At the age of mga pressure na ganyan. May mga ganong pressure na dapat ganito ka. Tapos marami pang mga nagpo-post sa social media na 20 years old pa lang, may sasakyan na, yes. 25. Tapos ikaw, nandito ka lang, stuck ka sa bahay, wala kang pera. So hindi ganon ang meaning ng success. So yun ang na-apply ko sa life ko about sa principle ng book. Wow. About ikaw, Kuya Paldo, anong share mo sa kanila? For me, once you learn how to die, you learn how to live. Right. You will live your life deep in a different way. Magbabago siya. Kasi, may natuto ka eh. Marirealize mo na marami kang oras na nasasayang sa libro na to. Yes. Thank you for watching, mga paldo. Ngayon, kung meron kayong gustong basahin namin at i-review namin na libro, you can comment down below. Right. So, ang next book na ating i-discuss, it's about maximizing your potential. I hope nakikita nyo. By Miles Monroe. Okay. Yeah. Kala ko si ano to. Yes. Si Miles Monroe pala yan. So yun, mga paldo. Mag-ingat ang lahat. Papaalam na kami. See you on my next vlog. Bye!